Hindi ka nagkamali ng pinindot, bossing. Tama yan, pero part 14 na po ito. Kung bago ka lang, bumalik ka na muna dun sa part 1. Kung bago ka lang dito sa channel natin, ha. Ngayon sa mga luma, eto na mga bossing. Part 14 na, wag na nating patagalin to. Pero bago yun, ilike nyo muna yung video at ishare nyo na din para mapanood na ng mga hindi pa nakakapanood. So, wag na nating patagalin to. Let's go! Sa nakikita ko, napapalibutan na nila ang buong lugar ng Oya. Dagdag pa nito, alamin mo kung ano ang nangyari at ipunin mo ang lahat ng mga kasama natin na trap ng mga kalaban ng Oya High sa iba't ibang bahagi ng lugar. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half. Sinabi ni Ray G kay Fujiono, paano ba yan? Mukhang panalo na ako sa laban na to. Sinabi naman ni Fujiono, sigurado ka ba? Ako ang magdidesisyon tungkol dyan. Nagtataka si Tsukasa kung bakit kasama nila si Ryo. Dahil sa pagkakaalam nito, si Ryo ay isang marangal naman lalaban at hindi kailanman gumamit ng sandata. Sa kabilang banda naman, isinakripisyo ni Kiyoshi ang kanyang sarili para makatakas si Yasushi at ang iba pa. Sinabi ni Fujio kay Regina, akala ko ba mananalo ka? Napalaban si Ryo kay Tsukasa at nang hindi niya ito mapasuko, nakialam si Kohei at ginamitan niya ito ng sandata. At sinabi nito kay Ryo na, hindi ka dapat nagsasayang ng oras. Tapos ay lumapit si Sabuten at sinabi nito na, pasensya na, pero hindi namin natapos ang Chunchun Faction. Maging si Nagandi ay hindi rin nagtagumpay. Tapos ay nagalit si Kohei at sinabi nito na, huwag mo akong bibigyan ng ganyang balita. Ano ang balita kay Fujio? Tanong nito kay Sabuten. Hindi ko alam, sagot naman nito. Inutusan sila ni Kohei na dalhin si Tsukasa para gawing bihag. Nang sa ganun, hindi na nila kailangang hanapin pa ang Oya High dahil kusa silang pupunta. Mapapansin sa mukha ni Ryo na hindi ito sang-ayon sa naging desisyon ni Kohei, subalit wala itong magawa. Hindi man nagtagumpay ang mga kalaban, subalit nagdulot naman ito ng malaking pinsala sa mga taga Oya High. I got nightmares in my head, I feel
Pagdating ni Pujio sa Oyahay, kaunti lamang ang inabutan niya dito. Sinabi nito kay Jamuwon, "Mabuti naman at nakatakas ka." Sinabi ni Jamuwon, "Tinulungan ako ni Motoaki." Tapos ay naalala ni Pujio si Tsukasa, kaya tinanong niya ito. Subalit hindi rin ito alam ni Jamuo, kaya naman nag-alala si Pujio. Sinabi ni Nakaukana, "Hindi lang Senomon ang umatake, kasama din nila ang Kamasakahay at Tebarahay." Sinabi ni Yasushina, "Hindi sana sila problema kung hindi sila bumuo ng alyansa. Subalit masyado silang marami sa ginawa nilang pag-atake." Sinabi ni Fujio, "Kumusta na ang iba pa?" Sinabi naman ni Nakaukana, "Sinakripisyo ni Nakagoshi ang kanyang sarili para sa akin." Ganon din si Kiyoshi, sagot naman ni Yasushi. At wala din akong balita kay Chuji at Shibaman. Tapos ay naalala ni Pujio si Todoroki, subalit wala rin silang balita tungkol dito. Sa kabilang bahagi naman, habang nagtatawanan ng mga taga-Ebarahay at Kamasakahay, biglang tumawag si Pujin para tanungin kung nakita na nila si Todoroki. Subalit wala pa rin balita ang mga ito. Sinabi ni Pujin na, "Bilisan nyo, hanapin nyo siya." Dahil ang pinaka-target ni Pujin at ni Raijin ay si Todoroki. Paglingon ng tauhan ni na Pujin at Raijin, nagulat ito dahil napatumba na ni Todoroki ang mga kasama niya. Sinabi ni Todoroki na, "Hinahanap nyo ba ako?" Sa Oyahay naman, sinisisi ni Pujio ang kanyang sarili dahil sa mga nangyari. At sinabi nito na, "Hindi ako karapat-dapat na maging leader ng Oyahay." "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong naman ni Jamuo. Sinabi ni Pujio na, "Kung katulad ko lang sana si Sachiyo o di naman kaya si Tsukasa, hindi mangyayari ang bagay na to." Tapos ay sumagi sa isip nito ang lahat ng mga sinabi ni Tsukasa. Sinabi ni Nakaukana, "Ikaw ang leader ng Oyahay." Sinabi ni Fujio na, "Patawarin niyo ako, bigyan niyo muna ako ng kaunting panahon para makapag-isip." Tapos ay umalis na ito. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Kohei kay Tsukasa na, "May mga mabubuti kang kaibigan." Subalit, baliwala rin ang mga ganong bagay. Magiging mahina ka lang kapag may kailangan kang protektahan. Hindi mo kailangan ng kaibigan para maging malakas. Sinabi ni Tsukasa na, "Kung ikaw ang nasa katayuan ko ngayon, sigurado ako na walang kahit na sino ang pupunta para iligtas ka." Tapos ay nagalit si Kohei at sinabi nito na, "Bukas, tatapusin na namin ang Oyahay." Tapos ay umalis na ang mga ito. Kinausap ni Tsukasa si Ryo. Sinabi nito na, "Siya ba ang dahilan kung bakit nagawa mong lumaban sa maruming paraan? Kasi kung hindi, bakit ka magtatrabaho para sa kanya?" Subalit hindi sumagot si Ryo at umalis na rin ito. Pagsapit ng gabi sa Ebarahay, sinabi ni Shoji na, "Kumalas na tayo sa walang kwentang alyansa na yon. Ayaw din kasi ni Shoji sa maruming klase ng laban." Sinabi ni Fujin na, "Huli na ang lahat para dyan. Nakapagsimula na tayo." Sinabi naman ni Shoji na, "Si Todoroki lang naman ang gusto niyong makalaban, hindi ba?" Sinabi naman ni Raijin na, "Hindi na kagaya ng dati si Todoroki. Siya na ngayon ang Todoroki ng Oyahay." Tapos ay biglang dumating si Todoroki at sinabi nito na, "Okay, ngayon alam ko na. Ako lang naman pala ang kailangan niyo." Sinabi ni Raijin na, "Mabuti naman at handa ka ng makipaglaban." Sinabi naman ni Todoroki na, "Ganun pa man, kapag nanalo ako, kakalas na kayo sa alyansa na yon. Hindi makapagdesisyon ang dalawa, kaya naman si Shoji na ang nagdesisyon." At sinabi nito na, "Okay, sige, sa una ay tumutulang dalawa." Subalit sinabi ni Shoji na, "Isa itong magandang kasunduan, kaya pumayag na rin ang dalawa." Sinabi ni Todoroki na, "Siya nga pala, kayo ba ang bumugbog kay Chuji at Shibaman?" Ngumiti lang ang dalawa at hindi sumagot ang mga ito. Sinabi ni Todoroki na, "Yari kayo sa akin ngayon." At ito ang nangyari. Tinalo ni Todoroki si Pujin at si Raijin. At sinabi nito na, "Sa susunod, sa akin kayo dumirekta." Sinabi ni Shoji kay Todoroki na, "Alam mo ba, nagbago ka na. Siguro nga tama ka." Sagot naman ni Todoroki. Dagdag pa nito, "Ngayon, may mga kaibigan na ako na kailangan kong protektahan. At malaki ang naging impluensya sa akin ng leader ko. Ang tinutukoy ni Todoroki ay si Murayama. Dahil sa madalas na pangaral nito sa kanya noon." Sa kabilang banda naman, naisip ni Ryo ang mga narinig nito mula kay Kohei. Sinabi ni Kohei kay Sabuten na, "Ang pamilya ni Ryo ay sa amin lang umaasa para mabuhay. Noon pa man, tauhan ko na si Ryo." Sumama ang loob ni Ryo dahil para sa kanya ay magkaibigan sila ni Kohei. Tapos ay sinabi ni Ryo kay Kohei na, "Tauhan lang ba ang turing mo sa akin? Ang akala ko kasi ay magkaibigan tayo." Sinabi ni Kohei na, "Lahat ng nagtatrabaho sa akin ay pera lang ang habol at kasama ka na doon. Hindi ko kailangan ng kaibigan. Tauhan lang ang kailangan ko." Nalungkot si Ryo dahil sa mga salitang ito na nagmula kay Kohei. Sa kabilang banda naman, muling naalala ni Fujio ang mga sinabi ni Tsukasa at ang mga kilala nito na may mahusay na pamumuno, at ganun na din ang mga bago niyang kaibigan na umaasa sa kanya. Sa Oyahay naman, nangaalis na sana si Yasushi para sumugod ng mag-isa, ay biglang dumating naman si Fujio. Tapos ay sumunod naman si Todoroki. Nang makita nila ang mga pasani ni Todoroki, tinanong ni Jamuo kung kagagawan ba ito ng alyansa ni Kohei. Sinabi ni Todoroki na, "Hindi nakasali ang Ebarahay sa alyansa na yon at hindi na sila makikipaglaban sa atin." Tapos ay tumawag si Kiyoshi kay Yasushi at ibinalita nito na maayos na ang kanyang lagay. At nabanggit din ito ang tungkol sa nangyari kay Shidaken. Nang marinig ito ni Todoroki, kinuha nito ang cellphone para alamin ang nangyari. Kasabay nito
ay tumawag din si Kohei kay Pujio. Sinabi nito na tapos na ang lahat para sa Oyahai. Bukas, dalhin mo dito ang lahat ng mga tauhan mo at hihintayin namin kayo. Makakaasa ka, sagot naman ni Pujio. Pupunta ba tayo? Tanong naman ni Yasushi. Oo, sagot naman ni Pujio. Natuwa ang mga ito dahil nasasabik silang gumanti. Tapos ay biglang nagsalita si Todoroki at sinabi nito na kahit kumalas na ang Ebara High sa kanila, wala pa rin nagbago dahil tayo na lang ang natitira sa buong puwersa ng Oyahai. Isang kahangalan, kung gagawa tayo ng direktang pag-atake, ang pinakamainam na gawin sa ngayon ay makaisip tayo ng paraan kung paano maililigtas si Tsukasa. Sinabi ni Fujio na paano natin malalaman kung hindi natin susubukan. Napapaisip din ako na kung gusto din ba ni Tsukasa na pumunta tayo para lang iligtas siya. Dagdag pa nito, simpleng tao lang tayo dito sa Oyahai. Lumalaban tayo dahil sa ngayon, yun lang ang kaya natin gawin. Sinabi ni Todoroki na sa pagkakataon na to, hindi sapat na gusto lang natin lumaban. Kailangan natin gumamit ng utak. Sinabi naman ni Fujio na mas magiging madali na to dahil wala na ang Ebara High at sapat na yon. Tapos ay yumuko si Fujio para magpasalamat. Sinabi ni Todoroki na ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig bang sabihin nito ay hindi nyo na ako kailangan? Sinabi naman ni Fujio na hindi ganun yon. Ang ibig sabihin nito, nakahanda akong lunukin ang pride ko para sa isang kaibigan. Dahil si Fujio ay lumapit na din pala kay Jinkawa ng Hausen para humingi ng tulong para mailigtas si Tsukasa. Naging magkakaibigan tayo dahil sa pakikipaglaban. Lahat kayo na nandito, hindi lang tayo basta magkakasama dahil isa tayong pamilya. Dagdag pa nito, total gumawa sila ng alyansa. Ipapakita natin sa kanila kung anong tunay na ibig sabihin ng alyansa. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Kohei kay Tsukasa na bukas, pupunta ang mga kaibigan mo para iligtas ka. Sinabi naman ni Sabuten na yun ay kung aabot sila hanggang dito. Tapos ay nagtawanan ng mga ito. Sinabi ni Tsukasa na hindi sila pupunta dito para iligtas ako. Pupunta sila dito para tapusin kayo. Kinabukasan, nagkita na ang Hausen at ang Oyahai para umatake bilang isang alyansa. Sinabi ni Jinkawa na huwag nyo sanang iisipin na ginagawa namin to para lang tumulong dahil sinaktan din nila si Shidaken. Kung nandito si Sachiyo, siguradong ganito din ang gagawin niya. Tapos ay nagbigay daan sila sa Oyahai at nagsimula ng kumilos. Sa Senomontek naman, sinabi ni Sabuten na hindi dadating ang Ebara High para tumulong. Hindi na mahalaga yon, sagot naman ni Kohei. Dahil kaunti na lang naman ang natitira sa kanila. Tapos ay dumating ang isa sa kanilang mga tauhan at sinabi nito na nandito na sila. Kaya dali-dali silang kumilos at naghanda. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo! Napatanong si Reiji at Gandhi kung bakit nandito din ang Hausen. Sinabi ni Jinkawa kay Fujio na ibigay mo na ang sinyalis ng pag-atake at ito ang nangyari. Ikuzo tenere! I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Tapos ay biglang nagsalita sa mikropono si Kohei at sinabi nito na ang kaibigan nyo ay nasa gym. Sinabi ni Motowaki kay Fujio na pumunta ka na kagad sa gym. Sinabi naman ni Nakawa kay Fujio na masyado silang marami dito, humanap kayo ng ibang daan. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Sa kabilang bahagi naman, tinawagan ni Kohei ang leader ng Kirihai para papuntahin dito ang kanyang mga tauhan. Dagdag pa nito, kung ayaw mong baliin ko ang isa mo pang kamay, gawin mo ang trabaho mo. Shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's past.
what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Sinabi ni Sawamura na, humanap kayo ng ibang daan. At nang mahuhulugan ito ng lamesa, iniligtas siya ni Motoaki. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Sinabi ni Todoroki kay Yuken na, batang tagal mong dumating. Sinabi naman ni Yuken na, mamaya mo na ako asarin. Madami pa tayong kailangang tapusin. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. Isn't that spitting slow, speaking fast? I can roast, I can gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be. Tapos ay biglang sumulpot si Jinkawa at Yasushi. Sinabi ni Jinkawa kay Fujio na, kami na ang bahala dito. Nang didiretso na sila patungo sa gym, pinigilan ni Todoroki si Fujio dahil paparating ang mas marami pang kalaban. Nang didiretso na sa pag-atake sina Fujio, biglang may sumabog sa may gawing likuran. At ang may kagagawan nito ay ang Susuran Boys. Nandito ang Rao Faction para tumulong kay Fujio. Nagulat ang mga taga-Senomon at ang Kamasakahay kung bakit nandito ang Susuran Boys. Sinabi ni Sabuten sa mga taga-Susuran na wala kayong kinalaman dito. Sinabi naman ni Rao na may kinalaman kami dito dahil kaibigan ko si Fujio. Sinabi naman ni Mercy na naiintindihan nyo na ba ang Rao Faction ng Susuran ay kasali sa laban na to. Sinabi ni Kohei na ang tanga nyo naman. Ano naman kaya ang magagawa ng anim na tao lang? Sinabi naman ni Binzo na, kahit ako lang mag-isa, sapat na para talunin kayong lahat. At ito ang nangyari. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games. Sinabi ni Mercy na, ipaubaya nyo na sa amin to. Dumiretso na kayo sa loob. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in pain. Nang halos mapataob na ni Rao ang mga kalaban, sinabi nito kay Fujio na, pumasok ka na. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Nang makarating sila sa loob, sinabi ni Todoroki na, iligtas muna natin si Tsukasa. Sumang-ayon si Fujio at umatake na sila. Sa laban na to ay mapapansin natin na sinusuportahan ng magkakaibigan ang bawat isa. Tapos ay pinutol ni Kohei ang lubid para mahulog si Tsukasa. Subalit na iligtas ito ni Fujio. Nang susugod na si Fujio papunta kay Kohei, pinigilan siya ni Tsukasa. Sinabi nito na, ako na ang bahala sa kanya. Tapos ay hinamon ni Fujio si Rio ng 1-on-1. Tapos ay hinarap naman ni Yuken si Sabuten dahil ito ang may kagagawan sa nangyari kay Shidaken. No negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation.
while the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. Kasabay nito, dumating na din ang Kirihai na ipinatawag ni Kohei. Nang aatake na ang Kirihai, biglang may sumipa sa likuran ng kanilang leader. Sa hindi inaasahan, biglang dumating si Sachiyo tapos ay tinanong nito kay Sabakan kung nagsisimula na ba ang laban sa loob. Oo, sagot naman ng dalawa. Tapos ay biglang may umatake mula sa likuran at tulog. Sino naman tong mga to? Tanong naman ni Sachiyo. Sinabi naman ni Sabakan na sila ang karagdagang alyansa ng mga kalaban. Sa loob naman, sinabi ni Yamaguchi kay Jinkawa na kainin mo muna to at magpahinga ka muna. Inabutan niya ito ng chewing gum. Nagulat si Jinkawa kung ano ang ginagawa dito ng mga taga-susuran dahil hindi nila alam na dumating ang mga ito para kay Pujio. Nagulat din si Monji dahil nandito si Kansuke at Kamui. I want it, gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving borders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. Sa labas naman, tinalo ni Sachiyo ng mag-isa ang Kirihai at sinabi ni Tona, sa susunod, pipiliin nyo kung sino ang kakalabanin nyo. I'm building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you... Tapos ay humingi ng tulong kay Rio si Kohei. At sinabi ni Tona, bakit ang tagal mo? Tapusin mo na siya. Tapos ay dumating si Yuken at sinabi ni Tona, dalawa na lang pala silang natitira. Tapos ay sinabi ni Kohei na, tanga ka ba? Madami pa akong mga tauhan. Ang hindi niya alam, pinataob na ni Sachiyo ang Kirihai. Natuwa si Kohei nang kumalabog ang pinto. Subalit, ito pala ang susuran boys. Tapos ay sinabi ni Rao na, naubos na namin ang lahat ng nasa labas. Sinabi naman ni Mercy na, sa palagay ko, masyadong marami ang anim na tao para sa kanila. Kaya nagtakbuhan na silang lahat. Kahanga-hanga talaga kayo, sagot naman ni Yuken. Tapos ay dumating na din si Jinkawa. Sinabi ni Tona, hindi lang susuran ang nandito, nandito din ang Hausen. Tapos ay nagdatingan na din ang iba pa sa Oyahai at mukhang kaya pa nilang lumaban. Nagsimula ng kabahan si Kohei. Kinuha nito ang kanyang cellphone para tawagan ang leader ng Kirihai. Subalit, pinatumba ulit ito ni Sachiyo kaya hindi na ito makasagot. Sinabi ni Yamaguchi kay Kohei na, hoy, wag kang ang duwag. Sinabi naman ni Yasushi na, talo na kayo. Tapos ay inutusan ni Kohei ang mga tauhan nito para lumaban. At sinabi nito na, binabayaran ko kayo kaya gawin nyo ang trabaho nyo. Subalit, natakot ang mga ito at nagtakbuhan. Ngayon ay napapalibutan na si Kohei at Rio ng Oyahai, Hausen at Susuran. Subalit, nanatiling nakatayo si Rio sa harapan ni Kohei para protektahan ito. Dahil ang turing ni Rio kay Kohei ay isang kaibigan. At sinabi ni Rio na, hindi pa tapos ang laban. Nagulat si Kohei dahil dito. Sinabi ni Fujio na, okay sige, ako ang tatapos nito. At ito ang nangyari. Can't never say never and turn your mind into the truest to go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Sinabi ni Mercy na, mahusay din ang isang taga-Senomon na to. Sinabi naman ni Binso na,
Madami tayong katulad niya sa eskwelahan natin. Sinabi naman ni Yuken na, grabe, sa kondisyon nila, paano pa nila nagagawang lumaban? I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give. Bakit nakikipaglaban si Rio para kay Kohei? Tanong naman nito Doroki. Sinabi naman ni Tsukasa na, para kay Rio, si Kohei ay isang kaibigan. Kaya ganito si Rio kay Kohei. Dahil nung mga bata pa sila, ipinagtatanggol ni Kohei si Rio kapag may nambubuli sa kanya. Tinandaan ni Rio ang pagkakaibigan nila nung mga bata pa sila. Subalit, kinalimutan nito ni Kohei. Nung mga bata pa sila, tinanong ni Rio kay Kohei kung bakit siya ipinagtanggol nito. Sinabi ni Kohei na, kailangan ko ba ng dahilan? Magkaibigan tayo, kaya ginawa ko yun. At ang mga salitang ito ay tumatak kay Rio. At yun ang dahilan kung bakit pinoprotektahan niya si Kohei ngayon. Nang bumagsak si Pujio, tuwang-tuwa si Kohei at nagyabang ito at sinabi nito na, nanalo ako kahit hindi naman siya ang lumaban. Subalit, muling bumangon si Pujio para lumaban. Sinabi ni Rio na, hindi ako pwedeng matalo. Tapos ay naalala nito ang pangako nila ni Kohei sa isa't isa. Nung mga bata pa sila, sinabi ni Rio kay Kohei na, magiging malakas ako para protektahan ka. Sinabi naman ni Kohei na, mabuti yan. Magiging pinakamalakas tayong dalawa at kukunin natin ang top. Sabay nila itong pinangarap nung mga bata pa sila. Tapos ay bumagsak na si Rio. Si Pujio naman ay malapit na ding bumigay, subalit na natili itong nakatayo at sinabi nito na, pasensya na, subalit hindi ko kayo pwedeng pabayaan na maging pinakamalakas. Sa isip naman ni Kohei, hindi ako pwedeng matalo. Tapos ay naglabas ito ng patalim at sinaksak nito si Pujio. Subalit, hinarang pala ito ni Rio gamit ang kanyang kamay. Bakit mo ginawa yan? Tanong ni Pujio kay Rio. Subalit hindi ito sumagot. Sinabi ni Rio kay Kohei na, ano ba ang problema mo? Alam mo sa sarili mo na hindi mo kailangan gumamit ng ganyang bagay. Dagdag pa nito, kukunin natin ang top na nararapat para sa atin. Hindi ako bumitaw dahil naniniwala ako na magagawa natin yun. Subalit, kinalimutan mo na ang bagay na yon, hindi ba? Dagdag pa nito, patawarin mo ako kung hindi ako nagtagumpay. Masyadong malakas ang Oyahai. Magmula ngayon, tauhan na lang tayo ng Oyahai. Tapos ay sinabi ni Pujio na, ano ba ang pinagsasabi mo? Minsan lang kayo natalo at yun lang yun. Naglaban tayo para malaman natin kung sino ang pinakamalakas. Pero sino ba ang may pakialam kung sino ang nasa top at kung sino ang hindi? Yung may mga kaibigan ka sa paligid mo na handang lumaban para sa'yo, hindi pa ba sapat yun? Tapos ay naalala ni Kohei ang mga pangarap nila nung bata pa sila. Sinabi ni Rio kay Kohei na, pwede ba kitang maging kaibigan? Magsimula tayo ulit. Sinabi ni Kohei kay Pujio na, natalo kami ngayon pero pinapangako ko, babalik kaming dalawa ni Rio para wasakin kayo bago sila umalis ng tuluyan. Sinabi ni Pujio kay Rio na, ikaw, matigas ka, maglaban tayo ulit minsan. Masayang umalis ang Oyahai, Hausen at Susuran. Sinabi ni Mercy kay Tsukasa na, alam nyo ba kung ano ang sinabi ni Rao? Yun pa lang ang unang pagkakataon na may nag-alok sa kanya ng isang pagkakaibigan. Hindi lang halata, pero masaya si Rao dahil doon. Dagdag pa nito, ipaabot nyo kay Pujio ang pasasalamat ko. Makakarating yan, sagot naman ni Tsukasa. Tapos ay natanaw ni Yuken, si Sachiyo. Tanginang yan, sariwang sariwa, walang gasgas, parang Susuran Boys. Tapos ay nagulat din si Pujio dahil hindi niya inaasahan ang pagdating ni Sachiyo. At nagulat naman si Sachiyo dahil kasama ni Pujio ang Susuran Boys. Sinabi nito na, ano ang ginagawa dito ng Susuran? Sinabi ni Pujio na, alam ko na binawalan mo ako, subalit nakipagkita lang naman ako kay Rao at magkaibigan na kami ngayon. Sinabi naman ni Rao kay Sachiyo na, matagal din tayong hindi nagkita. Tapos ay umalis na sila. Bago makaalis ng tuluyan si Rao, sinabi ni Pujio na, gusto kitang makalaban minsan. Ako din, sinabi naman ni Sachiyo, gusto ko sana ng isa pang pagkakataon at hindi ito magdudulot ng gulo kahit na kanino. At sumang-ayon naman si Rao. Medyo loko-loko tong binzo na to eh, no? Makalipas ang ilang araw sa Oyahai, muli silang nagbanding. At sa pagkakataon na to, hindi na expired yung pagkain. Sinabi ni Nakagoshi na, naimbitahan kami ni Nakaoka sa Maywa Girls High. Isa itong party para sa mga single. Dagdag pa nito, kaming dalawa lang ni Nakaoka ang naimbitahan. Subalit, pwede pa kaming magsama ng apat. Sinabi ni Jamuwo na, dito natin didesisyonan yan. May apat na alas sa baraha na to. Kung sino man ang makakuha, sila ang sasama. Tapos ay hinagis nito ang mga baraha. Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day.
Yeah, I'm tired of shit. Sa Senomon naman, ngayon ay isinasakay na ni Kohei si Rio at ikinatuwa ito ng ama ni Rio. Masaya ang bawat eskwelahan sa kani-kanilang kasalukuyang sitwasyon. Coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Nice. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home run. Makalipas ang ilang araw, muling nagkaharap ang apat na to. Sinabi ni Kohei kay Fujiona, gusto kang makalaban ulit ng kasama ko. Sinabi naman ni Tsukasa na, masyadong sikat ang aming Fujio. Kailangan niyo munang kumuha ng numero. Tapos ay sinipa siya ni Fujio. Kagaya ng sitwasyon sa susuran, naharang din ito ni Rio. At sinabi ni Fujio na, yan ang numero mo. So ayun mga boss, dito na po nagtatapos ang ating part 14. Ayan, huwag niyo pong kakalimutang mag-like and mag-subscribe at pakishare na din po yung ating video kung okay lang. So ayun mga boss, wala muna tayong high and low dahil wala pa siyang kasunod na movie. Pero sa Tokyo Revenger muna tayo ngayon. Abang-abang lang po muna mga bossing. So ayun, sana kahit hindi high and low yung video natin, sana manood pa rin kayo. Sana lang po. Pero parang ganun pa rin naman to. Gangster pa rin naman. Bakbakan pa rin. Tokyo Revengers muna tayo. So ayun, wash out na tayo ha. Yung mga hindi masa-shout out, ibig sabihin, hindi po kayo sumusunod dun sa sinasabi ko sa mga ending ng video ko kung paano magpa-shout out. Okay? Simulan na natin. So sa mga walang interest sa shout out at sinasabing wag na akong mag-shout out, pwede nyo na pong i-stop dito yung video. Yung mga may interest sa wash out natin, tuloy nyo lang yung pakikinig. Yung mga hindi mahilig sa wash out at nagre-reklamo, pagkatapos po nung palabas, pwede nyo na pong putulin. Pwede na po kayong umalis. Kung wala po kayong interest sa wash out o sa mga susunod ko pang sasabihin. Hindi yung magre-reklamo kayo na ang haba ng shoutout. E ba't nyo pinapakinggan? O siya, special washout sa mga to kay Amancio Fan TV, Jandri Toribillas, sa New Prince Dance TV. Ayan, sa mga mahilig magsumba dyan. Ayan, silipin nyo yung channel nila. Saka kay Haifa Abubakar. Ayan, special washout sa mga members natin na yan. At ito naman ang mga kasunod nating washout. Ayan, washout kay Bugoy Akiko, kay Melvin Servando, Vin number 12, kay Ralph Rojas from Rodriguez Rizal, proud to be QCPD Awoa, ano yun, di ko alam yun, kay Justin Floralde, kay Crisopolo Centino from Pangasinan, sulit ang paghihintay bossing, solid pa rin kahit medyo nakakabitin, hehe. Akira here watching from Taiwan, kahit babae po ako, ah babae pala si Akira, ganitong movie talaga gusto ko, nakasubaybay na from part 1 hanggang sa last part, hehe. Waiting na po part 14. After ng part 14, hindi na siya high and low. Susubaybay ka pa kaya? Ayan, may babae pa lang nanonood sa atin. Akala ko puro barako. Wash out sa'yo Akira from Taiwan. Wash out din kay Ace G from Mexico, Pampanga. Boss, real talk lang. Part 1 to part 12. 3 times ko na napanood. Oks lang kung mapuyat. Ganda kasi ng story. God bless, boss. Prince Kaunka. Kaunka. Tama ba yun? Kaunka. Prince Kaunka from Pampanga. Wash out sa'yo, bossing. Ganda ng istorya niyan, par. Pabati naman sa anak ko. Birthday niya sa 23. Happy birthday kay Akila May Yamuta. Ilang taon ka na? Washout ka rin mga santing King Lubao, Pampanga. Washout din kay Darren Garcia from Antipolo. At kay Harley Salazar, kay Jay Luna from Lucena City, kay Joe Ems Nombra from Bacolod. Yan, ganyan sana yung mga washout kumpleto, pangalan at lugar. Kay Arevalo Tyrone, kay Glenn Aga from Candaba, Pampanga. Pampanga to, karakal ka Pampangan, manalbiyakan ako, soy. Washout din kay Rito Roland from Carmen Cebu. Idol, pa shout out, matagal na ako sa channel mo noon pang Crow Zero pa lang. Ang kaso, hindi ka kasi nakikinig, kaya hindi kita nasa-shout out. Hindi mo sinusunod yung ano ko, guide ko para ma-shout out. Hindi ko alam pangalan mo, hindi mo nilalagay. Sayang, nabasa ko na pa naman comment mo. Washout kay Charles Padrillan from Lupang Arenda, Taytay Rizal. Washout kay Lablab Celedonio ng City of Dasmariñas, Cavite. Kay Vincent Sigua. Pawashout boss sa asawa ko na mahal ko, si Ami Navarosa from Leyte. Washout din kay Guillermo Palkulan. Kay Joel Retanya from Tarlac. Ayan, katarlac ko to mga bossing. Props kay Ken Katagiri, hindi pa rin nawawala kahit extra lang. Daladala niya pa rin yun puso ng isang susuran. Yes bossing, tama ka dyan. Washout kay MJ Grijalbo,
De Vera. Tama ba yung basa ko doon? Grijalbo, Grijalbo. Ayan. Washout sa'yo, bossing. Wala na po ang sword, pati si Cobra at Murayama. Sa ngayon, wala pa po. Washout kay Romel Alvarez. Bitin, ang tagal ng labas mo kaso mas mataas ang washout at konti ang movie yan. Boss, mukhang hindi ka nakikinig. Pwede namang pagkatapos ng movie, huwag ka na makinig ng shoutout, di ba? Wala namang problema dun. At sinabi ko na rin kung bakit iniklian ko yung movie. Ayoko nang magpaliwanag sa'yo, yun lang po. Idol, huwag ka magsawa sa pag-upload ng video. Yes, boss, hindi tayo magsasawa. Kahit maraming tanga-tanga sa comment section. Washout kay Ramier. Wala siyang apelyido. Solid ang pag-aantay, boss idol. Napakagaling mo talaga mag-recap. God bless you and your family. Maraming salamat po, bossing. From Damski, my vlog. Ayan, washout sa'yo, bossing. Ang ganda, boss. Salamat sa iyong channel. Washout from Cagayan de Oro City, Jomil Gumahin. God bless and more power. Ayan, washout sa'yo, bossing Jomil Gumahin. Washout din kay Junjun Salazar, Dubos from Polomolok, South Cotabato. Re-upload ba ito, boss? Ngeh. Hindi ka po ba nanonood, bossing? Washout sa family Relacio and Yorpo. Yan, washout po sa inyong lahat. Washout din kay Angelo Garciano. At washout din kay Kian Aurin. Washout din kay Lupin Cancilao from Batangas. Malbar, Batangas. Washout kay J-Ford Hiso. Kay Yuniel Balaba from Garcia, Bohol. Washout kay Edmar Stender. At washout din kay Ram. Kay Wilford Lopez at sa Batang Pantalan, South Harbor. Solid talaga, boss. Inaabangan ko talaga to. Keep it up, boss, from New York City. Supporter. Ay, layo, New York. Maraming salamat, bossing. Washout kay Neil Jasper E. Bigyan. Washout din kay Kevin Patubo from Lipa, Batangas. At Taugama P. Triskillion de Lipa Council. Ayan. Washout sa mga Triskillion dyan. Mabuhay po kayo. Washout kay Lodgen Villa from Bohol. Washout kay Cristo Rey Salutan. Washout din kay Kerwin Serafin. At kay Jel Galleros from Davao City. Bakit wala po si Genji sa susuran? Ibang era na po yan, bossing. Kaya wala siya dyan. Siyempre, gagraduate din. Habang buhay, third year, fourth year. Washout din kay Jai Kosi. Kay Bam Gaming TV. Wala dapat nagsishoutout ka, Lods, pagtapos ng video mo. Doon naman talaga ako nagsishoutout eh. Yung nakapalabas doon, ano na lang yun, background na lang yun. Kung nakikinig ka, maririnig mo na sinabi ko na dito na po nagtatapos ang palabas. Tapos magwa-washout na ako. Alam ka naman, blanco lang yung screen. Grabe, ang gagaling ha. Sarap ulit-ulitin, boss. Ganda ng background music at voiceover mo. Naku po, yan na naman tayo sa voiceover. Ang pangit nga, bossing eh. Washout kay Nino Moranta. From Las Piñas City. Ayun, washout daw sa napakaganda niyang asawa kay Dada Abunda from Tondo. Mula kay Jason Soriano. At washout din kay Kyle Cyrus H. Roda. Kasolid mo talaga mag-recap, bossing. Basta ala kaming sawang manaya ka rin upload mo. Ingat-ingat, bossing. Dakala salamat, boss. Duden Jagupit or Hagupit. Washout din kay Ariel Perla. Washout din kay Noel Martin from San Pedro, Palcarangan, Pampanga. Kapampanga niya naman ni. Washout kay Abby Desales from Camarin, Caloocan City. Comment nga po yung mga babaeng viewers natin dito. Gusto ko lang malaman kung ilan yung babaeng nanonood or kung gaano karami yung babaeng nanonood sa ganitong klaseng palabas. Ang akala ko puro K-pop lang gusto nyo eh. Washout sa Inko Giginto Team. Kay Wilson Riodique from Antipolo City. Hindi ako sure dun sa Riodique ah. Or Riodic. Washout din kay Ryan Candelaria at kay Axel. Kay Rain Soriano ng QC. Washout daw sa asawa nito kay April Shane Lastimoso at sa anak niya na si Sebastian Dre Lastimoso from Brian Lastimoso. Ayun, siya si Brian Lastimoso. Ayan, washout sa buong pamilya niyo, bossing. Washout din kay Noriel Dador from Tacloban. Washout kay Mary Joy from Capiz. Salamat po. Washout po sa inyo. Babae na naman to. Washout sa mga taga Bohol, Bingag. Washout din kay Len from Nameless City. Nameless City ah. Kaano-ano mo si Smokey. Washout kay Ruel Feilanco o Feilanco watching from Rojas City, Capiz. Kung papipiliin ka, idol, sino mas malakas, Ice or Smokey? Sa skill, Smokey. Sa lakas, Ice. Washout po sa Mindeha and Nuenay family from Quezon Province. Washout kay Von Jomar from
Quezon Province again. Kay Francis Villas from Madrid. Washout din kay Jay Black Santos from Isabela. Parang ano to ah, tunog rapper yung pangalan. Washout din kay Jeremy Fernandez from Taguig. Washout kay Banes Jacaria from Mapun Tawi-Tawi. Kay John Erickson Dancel from Saskatchewan, Canada. More power to you, bossy. Ngayon, maraming salamat po. Kay Elcar Santos ng Mexico, Pampanga. Kapampangan ka, Nesoy. Nyamanak hen. Washout kay Jerome Gonzalez at kay Edison Earl Pareño from Kabatuan, Iloilo. Kay Alex Jairo from Kapalong, Davao del Norte. At kay Elizon. Tapos sasabihin ng iba ka-level ni Binso si Murayama. Ako po, malayo. Sa tibay siguro. Kasi matibay din si Binso, kagaya ni Murayama. Pero ewan natin kung kaya niya yung 100 na suntok. Tapos patataubin mo pa yung sumuntok sa'yo. Diba? Malayo, malayo ang level ni ano, Murayama kay Binso. Malaki ang lamang ni Murayama. Ito, washout din kay Zairo Bal from Calbayog City, Samar. Kay Maratin from Las Piñas. Maratin ba to o Maharatin? Maratin siguro. Idol, shout out. Tunay akong Kapampangan idol, no ko rin katiga idol. Taga ko Conception Bossing, Conception Tarlac. Kay Bat Naning Magalang, Conception ne. Washout din kay Percy Labong from Katbalogan, Samar. May tanong lang ako, bossing. Si Genji ba na nakalaban ng Amamiya Brothers at Genji na bida sa Crowd Zero ay iisa? Hindi po. Magkapangalan lang. Hindi po sila iisa. Boss, idol kita. Idol din po kita, bossing. Kaso hindi ko alam pangalan mo. Hindi mo nilalagay eh. Washout din kay JM Del Rosario at Jane Tobias. Tobias or Tobias. Shoutout daw sir sa mga kasama ko na gusto na rin manood kay JM Del Rosario at Jane Tobias or Tobias from Alan Del Rosario. Yan, manood na kayo mga boss. Simulan nyo sa part 1 at ang kasunod natin sigurado magugustuhan nyo din. Washout kay Justin Angelo Balandra at sa Balandra Family of Cadiz City, Negros Occidental. Washout po sa inyo mga bossing at kay Joshua Daniel Ecaldre na pipilipit yung dila ako sa mga apelyido at pangalan nyo. Washout din kay Louis Balbastro from Tagbilaran City, Bohol. Lods, mag-retired na ba talaga si Murayama? Sa ano po? Sa Oyahay, oo. Ewan natin sa high and low kasi nasa ano siya ngayon, nasa Tokyo Revenger. Washout kay Hosni from Marawi City. At washout din kay Pesoken. Idol, pwede ba na wag ka na lang magpa-washout? Pwede naman, pero gusto kong mag-washout eh, para sa mga supporters ko. At kung wala kang interes sa shoutout, boss, pwede namang hindi mo na pakinggan. Pagtapos nung palabas, sasabihin ko naman dun eh. At dito na po nagtatapos ang ating palabas. Pwede mo nang, pwede ka nang umalis nun. Huwag mo nang panoorin yung shoutout kung ayaw mo. Yun lamang po. Kahit pagod gawin yung shoutout at kain oras din, ginagawa ko pa rin para sa mga supporters ko. Kung tutusin, wala naman akong napapala dito sa washout. Gusto ko lang silang mapasaya. Yun lang po. Kung ikaw hindi ka po natutuwa, huwag ka pong makinig. Diba? Napakasimple nun. Ba't pinoproblema mo yung washout? Huwag mong pakinggan. Doon ka lang sa video. Hindi, isa pa, hindi naman ako sa intro nagwa-washout eh. Pagkatapos nung palabas, doon ako nagwa-washout. Okay? Kaya huwag pong bida-bida sa comment section. Bossing, kahit supporter kita, palagay ko hindi ganyan ang supporter eh. Sorry ah. Washout kay Ronelo Paseño from Negros, Cadiz City. Pa-shoutout po sa mga anak ko, J-Lo Abiera at kay JV Abiera from Dasmariñas, Cavite. Ayan, washout sa inyo mga kids. Kapag may nangapi sa inyo, gulpihin nyo kagad. Joke lang. Pa-shoutout po sa asawa ko kay IB Jane Gagabuan from Dasmariñas, Cavite. Ayan, washout po sa inyo Madam IB Jane Gagabuan. Nanonood po ba kayo? Washout din kay Alexander Tabig. Washout din sa Alopo Family at kay Gilbert Saavedra from Jensan. Washout din kay Mark Alfred Alcaide from Nueva Ecija. Sir, maayong imong gibuhat. Hindi ko po naiintindihan, Bisaya po ba yan? Di po ako marunong magbisaya, bossing. Washout kay Anthony Igot. Washout din sa PDG 53 Brands from Tagum City at kay Hamed Tangor, kay Boss Michael Mokatil at kay Sir Joel Retanya from San Pablo, Tarlac City. Na-washout ko na yata ito kanina. Kapampangan siguro to, taga Tarlac din kasi. Pero hindi sure, may mga Ilocano din kasi sa Tarlac. Washout din kay John Vic Vlogs
So ayun mga bossing, hanggang dito na lang yung washout natin. Sa part, ano lang ako nagbasa, part 13. Sinabi ko naman yan dun sa update ko. So ayun, kita-kita na lang po tayo sa susunod nating video. And ano po tayo, Tokyo Revenger. Tapos babalik po tayo ng Crowd Zero sa mas magandang recap. Mas idedetalye po natin yung Crowd Zero pagkatapos ng Tokyo Revenger. Salamat po sa inyong lahat mga bossing.